Yan mga boss, welcome back at may gagawin tayong concert 502A. Pinadala to sa akin ng taga rito din sa amin, yung katabaho ata nila. Kasi yung nag-recommend nito, yung ginawa ko din yung GX7000 niya na Kevlar. So ni-recommend niya sa ka-work niya na dito na lang din sa akin ipagawa. Sa ngayon, tinanong ko pa kung anong problema nito, pero dahil nakita kong bukas na yung mga tonelyo, hindi na naka-screw. Buksan na lang natin, tapos tingnan muna natin. Huwag na natin i-testing. So, ayan, naka-ano na siya. Hindi ko alam kung bakit ano na yan. Pero alamin na lang natin, pati yung mga screw, So, saglit lang mga boss, buksan natin. Okay mga boss, nabuksan na natin at medyo malala na pala sitwasyon ng amplifier na to. Puro kalawang na pala. Ayan. So, kailangan ipaalam ko muna sa may-ari. Ayan o, puro kalawang na yung loob. So, kung ipapagawa nila to, medyo bloated yung mga kapasitor. Medyo malala na to mga boss. Puro kalawang na. So, ipasabi ko muna, tingnan mo, parang nabasa ata yan o. So, ang ganito kung ipapagawa, full restoration to. Medyo marami-raming papalitan mga pyesa, mga kinalawang dyan. Kapasitor, matik yan, papalitan na. At napansin ko dito mga boss, nung sinilip ko, may mga jumper na pyesa. Tsaka napansin ko dalawa na lang yung screw niya. Kaya sabihin ko muna sa may-ari. Boss, nabigyan na ako ng go signal ng may-ari nito. Gawin ko na daw. Medyo maraming gagawin sa amplifier na to mga boss. Una ay kinalas ko muna doon sa pati yung transformer para malinis kong kaha. Kasi hindi ko alam kung anong nangyari dyan, parang nabasa. Tapos yung mga pyesa na ito tulad nitong speaker terminal, kinalawang na talaga yan. Kailangan na natin palitan, pati itong sa microphone jack. Yan. Yung capacitor medyo okay pa naman, pero idodouble check ko pa to kung ayos pa yung yung capacitance niya. Yung relay, tinanggal lang natin syempre kasi hugasan natin yung bolt. Ibabalik pa rin naman natin yan. At saka yung mga potentiometer, ayan Yan, yung papalitan natin. Yan, lahat ng potentiometer papalitan natin. Kasama din tong RCE jack. Yan Pinagkakalawang na rin. Isama na natin itong papalitan. Volume. Tsaka yung mga switch. Yan, maitim na. So, papalitan na rin natin yan. Din dito sa board. May marami din tayong gagawin dyan. Unang-una yung mga jumper katulad yan. Kinalawang. Yan, wala na. So, na-repair na to mga boss. At hindi ko alam kung ano nangyari. Kung naging success ba yung repair o hindi. Katulad yan kinalawang. Marami-rami siyang gagawin. After nating mahugasan, pag malinis na, saka tayo magpapalit lahat yan ng mga kinalawang na pyesa hanggang doon. Hanggang dito sa board sa harapan. Yan. Itong dalawa. Yan. May mga konting kalawang o konti ba o lahat. Isa-isay na lang natin kasi katulad nyo napansin natin may kalawang. Sana pag nahugasan natin, mabawasan yung mga kinalawang na pyesa. Yung mga pakabit pa lang. Tapos ang ang gagawin natin ay yun lang mga boss siguro. Nabigyan naman tayo ng go signal nito at nagbigay tayo ng estimate. Medyo mataas kasi maraming papalitan. Estimate lang naman yun at approved naman doon sa sa may-ari binigyan tayo ng go signal. Kahit nga dito sa tingnan nyo sa board na-tampered na rin siya. Ayan. Ayusin na lang natin. Ayan, may kinat na dito. Hindi natin alam kung bakit kinat na yan. Ayan, So, ayusin na lang natin. Manipis lang kasi yung PCB na to. At mabilis masira. Mabilis talaga. Masobrahan lang sa itituklap agad. Okay, bukas na lang siguro maghuhugas kasi. Umuulan mga boss, hindi naman natin mapapatuyo to.
bukas pa tumatutuloy. Ayan mga boss, nalinis na natin yung board, bali napatuyo ko na. Tama-tama kasi medyo maganda ang panahon ngayon kung mapapansin nyo dyan sa labas. Oh. Maganda yung sinag ng araw. So, ito na yung board natin, makintab na. Oh. Okay na. So, mag-i-start na tayo mag... Ano dito? Ito ka lang, ilawan ko. Kasi mukhang madilim pa rin yung ano, yung salubong tayo sa araw. Tapos yung camera natin na lang natin. Salubong, ilawan natin para makita ng gusto. Nga, ayun. So magsisimula ako dito magkalas ng mga kinalawang na pyesa katulad nyo. Siguro, kalbuhin ko muna to, then ibabalik ko na lang kung ayos pa naman. Para maganda, kasi mukhang ayos pa naman mga transistor, pero anuhin lang natin para matanggal natin yung mga kinalawang talaga. So dito lang na part pag ganun. Kasi ayan o, kinalawang dito pa. Ayan, isa-isahin na lang natin yan. Ang mahalaga dyan, nalinis na natin at makapagsimula na tayo, okay? So update ko na lang kayo pag ano na, yung ano, andun pa sa labas. Habang ginagawa ko to mga boss, tapos ko na to ma-check yung simula dito hanggang dito. Kaya lang may napansin ako dito, yung dalawang yan kung mapapansin nyo. Minsan may mga tao talagang color blind o hindi ganong napapansin, pagmamadali siguro. So ang value niya ay 1K. So 1K lang dapat ang nakalagay. Alin ba yung 1K? So ganito yung 1K. Brown, black, red. So ang nailagay niya ay 2K. Red, black, red. Yan. So hindi siguro napansin. At naalala ko pala may mga nagtatanong din sa akin na minsan daw bakit daw napalitan naman nila lahat, ayaw pa rin gumana o may problema pa rin. Minsan kasi mga boss, hindi maiwasan na habang ginagawa natin may nakaligtaan tayo o may hindi tayo napansin. I-double-check lang natin yung mga ginawa natin katulad nito. Kaya siguro hindi gumana ng maayos yung isang channel kasi hindi tamang value yung naikabit na resistor. So 1K lang dapat pero 2K ang nailagay. So update ko lang kayo pag nalinis na natin yan at napalitan natin yung mga pyesa. So konti lang naman yung ano, nagagalaw pa natin yung mga kinalawang. So ayos na to mga boss, lahat ng kinalawang dito ay napalitan na natin. Naayos na rin natin yung mga ibang pyesa pati dito yung mga ano. Lilinisan ko lang ng kinal yan. At ito yung ano, task natin. Ito yung mga nasirang pyesa o kinalawang. Ngayon, pinulas natin tong power transistor para ano, para ma-check din natin yan kung ayos pa o hindi na. So gamit tayo ng analog. Ayan, malinaw ba? Malabo na yung ano natin. Tanggal na rin yung probe ko. Okay. Natin yan. So check natin isa-isa. Okay, good lahat ng power transistor. Okay, yung capacitor naman kasi, nung hinawakan ko, hindi pa naman pala lobo. Mukhang lobo lang tingnan. So ngayon, i-check natin yan gamit itong ano, smart tester natin. So short muna natin. Mahirap na, baka may laman pa. Makasiguro tayo. So kahit alin lang dito mga boss, pwede. Sa ano natin. Saksak na natin. Check natin tong ano. Check natin tong ano yung reading niya. Ay! Ito lang. Natanggal mga boss. Ulit tayo, ulit.
if natin ulit. Ayan natin yung reading. Testing. Kung aabot pa ng 10,000. Pero kung mga, tingnan natin, 6,000 na lang yung reading nyo. 6,275 microfarad. Mababa na. Yung isa naman, try natin tong isa. Oh, itong isa 6,400. Ayan oh. 6,400. So kuha tayo ng bago, tingnan nga natin kung yung bago ay okay. Kuha lang ako mga boss. Meron tayo dito ang dalawang bago na 10,050. So, short muna natin, baka may laman, mahirap na. Ayun, mag-slap pa. Masisira yung ano natin. Masisira yung pang-tester natin. Okay. Short natin pa sigurado. Okay. So tingnan natin kung i-reading siya. Ayan, 9,200. Pwede na. 9,000, ayan o. 9,000, ayan, natanggal. Pumipitik na tong ano. Ayan, 9,329 microfarad. Okay, yung isa naman. Short din natin ulit para sigurado. Mahirap na, baka madisplash itong pang-testing natin. Nag-iisa lang to. Bigay lang to sa akin ni Kuya DIY Pinoy Technician. Ito, 8,900. Kuha pa tayo ng iba. Baka sakaling ano. So, papantayin natin yan. Kuha pa tayo dalawa. Short natin kasi minsan may laman pa eh. Okay. Ito 9,000. Ito 8,900. 8,900. Tapos tingnan natin yung rating nito. Oh, 8,800. So iparis natin to dito. Pantay sila. Okay. Okay. Uy, ito naman, sobrang taas ng capacitance. Galang, ulit. Ano yun? May loss. Ulitin nga natin mga boss. Ulitin natin. Wala. Tinanggal muna natin. Tapos ulitin natin. Testing capacitor. Tagal ah. Ayan. So ito masyadong mataas, 12,000 microfarad. Siguro itong dalawa na ikakabit natin kasi pantay yung capacitance niya. Ito ibalik lang natin. Okay. So good yung transistor, good na rin itong capacitor. Palitan na rin natin ng bago para sure. Then bukas na lang siguro kasi gabi na ngayon mga boss, anong oras na to? Papahinga na rin muna ako. Then assemble natin bukas. Tapos yung mga board na lang dun, potentiometer. Kasi babalik natin tong ano. Mga boss, so habang ginagawa ko to, nakita ko nga dito na ang nakalagay ay 2K. Asa na ba yung 2K dito?
Dito lang yan, nakaano nata. Nilagay natin dito sa ano eh, sa lagayan o sa pinagkalasan natin eh. Hindi ko na mahanap. Ito. Ito yung 2K. Ayan, 2K. So, dito nakalagay yan. So, pinalitan natin. Habang ginagawa ko siya, habang lumalaon yung gawa ko, napansin ko to, nakakat. Tapos yung jumper dito ay wala. So, ano ba to? Ito ay ang supply galing dito sa capacitor. Yan, wala pang capacitor. So, yan yung supply dyan. Kaya pala kinat. So, sa tantya ko, baka dahil nga nilagyan siya ng 2K, hindi nag-perform ng maayos o hindi naging maganda ang resulta. Kinat na lang muna dahil hindi nga tumino siguro. Kaya ganun. Eh, hindi rin siguro napansin ng ano, ng unang gumawa. Baka nakaligtaan o baka colorblind. Hindi natin alam kung anong nangyari. So, kaya pala may cut siya dito. Tsaka ito nakahang. Wala yan yung mga ano yan. Nakaano na yan. Nakatanggal na yan eh. Okay mga boss, so natapos na natin yung sa main board, tapos sumunod tayo dito. Naglagay tayo ng mga mic, potentiometer, mga switch bago, yan. Tsaka itong RCA. Yan, yung sa input at saka speaker terminal ngayon. Yan yung mga pinalitan natin ngayon. I-install na natin dito sa ka, try natin kung uobra na. So mga boss, i-prepare ko lang. Okay mga boss, nailagay na natin, tapos dito yung mga potentiometer partially pa lang nilagay natin para matesting. So nakadaan tayo ng test valve, try na natin i-power on. Ang aabangan natin dito mga boss ay itong relay. Yan, tutok natin yung camera dyan. Pag gumalaw yung relay, ibig sabihin wala nang problema tong amplifier section. So try natin i-power. Ayan. Ayun, gumalaw na. Napansin nyo yan. Patayin ko. Okay. So, magkakabit tayo ng audio at saka speaker. Para malaman natin kung good na. Tapos, ayan, nagkabit tayo ng speaker. Naka-on pa yung ilaw ng ano. Tapos, ito yung pinaka-speaker muna natin na kinabit. Ayan, isa lang. Tapos, yung jack. Ngayon, try na natin i-power on. Ayan. Okay. Volume. Lipat natin. So ayos na mga boss. Yung mic itesting pala natin. Sana hindi mag feedback. Unahan lang natin yung volume ng ano. Okay. Hello. Ay, hindi nakasalpak. Tayo. Hello. At ayaw. Ay, naputol. Hello. Ayusin ko muna mga boss, naputol. Pero ano, testing lang natin mamaya yon. Sa ngayon, ayos na. So mga boss, finalize ko na lang to, tapos testing na lang natin pag ano. Sa ngayon, ano ko muna, ayusin ko muna yung mic, tapos i-testing ko pa kung okay pa. Mukhang okay naman doon eh, naputo lang talaga yung ano, hindi ko kasi nilagyan ng pandikit. Ayan mga boss, so ito na yung speaker na ginawa natin. Tamang-tama iti-testing natin ngayon, ito yung ginawa natin sa likod. Ayan. Naka-speak on na siya mga boss, pati yung kabila. Ayan, naka-speak on na. Tapos, ay, ito naman yung amplifier na ni-repair natin. Tamang-tama, sabay silang iti-testing. So, pan-testing natin na speaker. At saka yung bagong gawa nating amplifier. Wala pa siyang screw, just in case may problema, mabuksan agad natin. So, andito yung connection natin sa speaker A, right and left, tapos si jack. Ngayon, buksan na natin.
yung settings natin ng ano lang, binawasan ko yung mid. Ayos na siya mga boss, pwede ko na itong i-chat yung may-ari para ano, para makuha na rin dito. Tapos yung ano naman natin, speaker, success naman yung ginawa natin dyan. At yung ilaw lang, nakalimutan ko atay kabit yung isa. Tingnan nyo. May ilaw yung isa. Yung isa wala, nakalimutan ko. Nakalimutan ko ata kasi kagabi nagmamadali na ako, gawa ng ano eh. Ano boss na yun, mag-aalaw na ata. Yeah. So yung isa walang ilaw. Pag ano na lang kakalasin ko to. Pero kahit wala nang ilaw, okay lang naman yun. Okay lang naman kahit walang ilaw na eh. So hanggang dito na lang mga boss, at isang video na lang to para sa dalawang vlog natin. Yung speaker na nabili natin, bali magkano yun? 5,600 plus 200 plus ano. So almost 7,000 din pala inaabot. Almost 7,000 din pala inaabot dito sa speaker na to. So yan, i-chat ko na yung may-ari nito para mabalitaan na ayos na.